Pero nagsimula po kami na magkaroon ng simbahan ang parokyano ko. Sa ilang taon na rin po naman nawala dahil na yun may kakapit-kapit. Kami po yung ipapagawa ng simbahan nang wala ko kami ginagalaw ng pera sa amin sa bako. Amen! Amen. Oh. Oh. May bubong na ho! Hello, wala pa akong... Ayan, wala pa akong pader. Dahil nilalagay ko ni Bishop, si Eugene, sa kasa. It's time to be proud of your people, no? Lalo na mga laiko na patuloy na nagtataguyod po ng ating mga parokya. Sino pa ang gustong magmalaki ng kanyang parokya? Hindi naman sa nabubuhat ng bangko, ang tanong naman eh, sa totoo lang. Balita ko, 88 parishes ba? 86? O parishes, o may isang pang parokya na salita. Meron pang 85. Ayaw ko kong lumitrap. Kaya ko, ngayon ang pagkakataon nyo, nasabihin, bakit tayo ito? Ipagmalaki ang inyong parokya pagkakataon ng buhati ng ating bangko ng ating parokya. Mamahiyain po pala talaga. Ayan, palapakan po natin si Padre. Kapit kamay namin pinagtagumpayan ang isyo ng antikong bakal. Alam naman ang lahat at naman Facebook kung paano tayo siniraan, kung paano tayo pilit na ibagsak dahil lang sa isyo ng mga bakod na hinahalap na sabing minaka o tinatago. Ang bakod ngayon ay nakatayo na uli doon sa ating ginawang Jubilee Courtyard. No? Bilal natin, we are in the restoration project at sa masasabi ko na napagtagumpayan natin sa tulong ng mga
mamamayan sa katahimikan ng panalangin, ang lahat pala ay kaya nalampasan. Hindi by words, not by fighting, but by prayers. And people, when you ask them to pray for God, ay malalampasan pala. I should tell you na siguro sa lahat ng mga sa ito, maaaring maging big issue na lagi niyong titingnan. Ang mga tao doon ay may pagka-divisive pagdating sa issue ng posisyon. Everybody knows that. Ang Holy Week ay laging talagang banal na krus para sa parko. Tuwing mahal na araw ay yun ang aking karanasan. Sabi ko, tinitingnan ko na lang na may resurrection naman ay pagkabuhay. At ang mga tao po ay ramdam nila kapo ito ay kapaling sa Escudero clan, iwan ang kanila. Pero pag nagpakita ka naman that you are in between with the people and with the other side, kailangan mabalansin lang ay malalampasan naman. No? But once you gear towards one, ay laging may kaaway. No? Kaya moderate lang, ika. Malalampasan natin yan. Hawak kamay. Tinatawag ang aming parokya, faith community na mas maging bukas palad sa pagbibigay halimbawa, especially sa DPKK. Ngayon na kami ay nakapagsimula at nakaraan sa tatlong taon na pagdalang sa lahat ng mga parokya. Handa na ang mga tao doon na magbahagi ukol sa DPKK. Sa mga lugar kayo magpunta sa katedral, ay alam po nila ito at they are ready to share their experience of being busy. Hindi pa lang ganun ka-strong, but we are walking together little by little. So, those who are applying for katedral, pray hard and be strong. Salamat po. Palakpakan naman natin ang San Pablo Katedral. Next, Father! Ipagpalakin na natin ang parokya natin. Minsan-minsan lang yan. Malakas ang loob ko dahil mayroon pang tama. Akin pala! Church mga church. Talaga ako ay sa unang tanong ay mapalad ang aking parokya. Parokya ng San Antonio de Padua Kalayaan dahil sa pag-iriwang po ng Golden Jubilee Diocese, at least nangangalahagi na kami. Silver 25th. Sa loob po ng 25 years na pagiging parokya, mayroon naging isang pari. Si Father Bien, Bien Apoyo. Kapit kamay pinagtatagumpayan na ang isyo ng kahirapan kaya dinadaan sa lasingan jumla. Yung pagkakaroon ay pinatawag ang aming parokya at ang community na mas mapagal. Sa lahat ng parokya ng kalayaan, kasi pag sinabing ikinaasay ng kalayaan, mas mataas ang San Antonio at saka ay sa Los Alamos at saka sa San Juan. Pero totoo lang, pagsamahin mo yung yung Lomos at saka kalayaan, mas marami population sa San Antonio. Kaya doon na kayo sa taas. Pag lumubog ang lahat sa taas. Kaya hindi ako nag-worry kahit meron mo pang. Salamat po. Amen. Kaya doon na doon kayo. Meron pa po mga hindi makatulog ng hindi ipinagmamalaki ang kanyang parokya.
Last one, sino pa po gusto mo magbanggit ng kanilang parokya at saan ito mabalag? Anong inyo nang napagkabit kamay ang napagtagumpayan? At saan kayo tinatawag na maging bukas palad? Ayun! Si Father! He is divine. May mga kagaibang probinsya na dumatayo na doon, Matangas, Quezon,
ABS-CBN, importante. So, at kahit tapos kami sa pera, pinilit namin ang pagkaroon na temporary CR kasi wala na pag-visited niya siya. Kailangan na mag-sitin. And tinatawag yung aming parokya, faith community na maging paspalag sa pagpapatuloy nito kasi hindi namin minasakot na ngayon tatulang ay biglang tumulilag ng damot, ang daming damot. At yung mga minuto na sa atin, tumupo yung mga ay mukhang masugal na ulit. So, ang budget namin ngayon, naka-focus sa darating na Fiesta, October 12, yung takay na yung presentation. So, hindi pa namin siya paglahanan ng salapit. Yung paman ay nagpakain na rin yung may-ari na gusto nyo na i-donate sa parokya at doon dalhin yung krus na malaki na pag-aari ng kanyang asawa na may malaking Kristo na nakapalo. Ito daw ang pinagamit ng kanyang asawa nung nabubuhay pa sa pag-pag-pag-pag-hiling pagkamot sa mga tao. Sa amin naman, wala naman masyadong pagtutol kasi total, yung lupa ay sa kanila, yung station of the cross, nilipatan namin sa kanila pa rin. Then yung cross na sinasabi, sa wooden cross na higante, parang 8 feet yata, or 10 feet yung cross, then yung Jesus ay 8 feet. So yung challenge, paano siya magagawang doon na isa temporary o lightweight na shelter para yung mga after ng station of the cross, gusto rin doon magdasal o magmisa, eh, maihanda yun o ilagay yun doon. So, atin yung challenge. Pero sa ngayon, yun na nga. At, ang Panginoon naman ang nabibigay din sa atang panahon at naglalagay lahat sa kanyang atang panahon. So sa susunod na pali, sana ito ay magtuloy. Itong pag-asik kasi yung ito ang trinit ng marami pong salamat. Wala na. Sige. Alam ko po, hindi man natin nga nasabi dito sa harapan, marami tayong pwede ipagmalaki, ikasaya, i-rejoice. Pagdating sa ating mga parokya, marami dapat papurihan, marami dapat palapakan ng dalawang kamay, pero ganoon din, marami pang hamon ang maging bukas pala. Siguro po, bilang pagkatapos, i-alay lang natin lahat ito sa Diyos. Lahat ng ating mga narinig na pagnilayan, ito po ang bahagi ng ating umaga. Magsitayo po.